ginagawa ko yung lahat para sa'yo. Hindi pa talaga ako ready eh. Lumayo ka sa malignong yan. Ano bang sinasabi mo? Karibal mula sa nakaraan. Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Bakit Siling Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres. Bakit Siling Mysteries. Subscribe now. Sir Jupiter, mahal ko si Sophia. Mahal na mahal ko siya. Araw-araw ko siyang inalagaan at iningatan. Ayoko siyang nahihirapan. Lumiliwanag ang buhay ko kapag masaya siya. At nagiging malamlam naman kapag nalulungkot siya. Minsan nga hindi ko naisip na maghanap ng iba kasi ayoko siyang masaktan at umiyak. Pero mukhang hindi yata sapat ang mga nagawa ko para sa kanya. O di kaya ako mismo ang hindi sapat para sa aking Sophia. Nagising na lang akong nababalot na ng madilim na bangungot ang pagmamahalan namin. Hanggang tuluyan itong humantong sa mapait na wakas. Good day, Sir Jupiter. Ako po si Leonard ng Pasig. Lumiham ako para ikwento sa inyo ang kakaibang karanasan ko sa dati kong nobya na si Sophia. Kakaiba dahil sa kung anong bagay na pilit gumagapos sa kanyang isip at kalooban. Sumasalamin din ito sa kanyang mga ikinikilos, bagamat huli na nang mapagtanto ko ang lahat. Hello, miss. Bago ka lang din dito. I'm Leonard, by the way. Mukhang makatabi hata tayo ng desk dito sa office, ha? Hi. Yes. First day ko ngayon. And Sophia. I'm Sophia. Oh, beautiful name. Well, nice meeting you, Sophia. Sige, dito na ako, ha? May mga aasikasuhin na ako mga documents, eh. Nice meeting you, too. Nagkakilala po kami ni Sophia noong sabay kaming matanggap sa isang kumpanya sa Mayortigas. Noon pa lang pansin ko ng isa siyang tahimik at malihim na babae. Hindi nakikisali sa mga trip at gala ng mga co-workers namin. Kaya madalas masabihang KJ o masyadong seryoso sa buhay. Kapansin-pansin din ang kulay kape niyang mga matang halos palaging malamlam. Kung titingnay mata ng isang dalagang may dinaramdam na mabigat, ngunit di niya masabi kung ano. Siyempre hindi ko naman siya pwedeng tahasang tanungin noon kung ano ang pinoproblema niya. Wala naman akong karapatang gawin yun. Lalabas lang akong pakialamero. Hinayaan ko na lang na lumipas ang mga araw. Habang padami ng padami ang mga napapansin kong kakaiba kay Sophia. May mga pagkakataong bigla na lang siyang natutulala. Umaabot pa sa puntong hindi niya agad napapansin kung may tumatawag o tumatapik sa kanya. Pansin ko ring madalas siyang iritable lalo kapag kumukunot ang kanyang noo.
pero hindi lang niya pinapahalata. Pinipilit lang niyang ngumiti. Higit sa lahat, minsan, nahuhuli ko rin siyang bumubulong-bulong na parang may kinakausap, kahit wala naman. Kakain muna ako ha. Mamaya na tayo mag-usap. Marami naman tayong oras pagka-out ko mamaya eh. Hi, Sophia. Kumusta? Ha? Ano ba't bumubulong-bulong ka dyan? Ewan ko sa'yo. Oo na. Sige na, usap tayo mamaya. Gutom na rin ako. Sophia, are you okay? Leonard! Ikaw pala. Kanina ka pa nandyan? Ngayon-ngayon lang. Gusto ko lang sana makishare ng table kung okay lang sa'yo. Ha? Ay, sure. Pasensya na ha. May iniisip lang ako kaya nabablangko. Hindi naman sa nangihimasok ako ha. Pero may problema ka ba? Pansin ko kasi parang bumubulong-bulong ka eh. Wala. Wala naman. May konting iniisip lang talaga. Something personal. Sure ka, basta if you need help for something, sabihan mo lang ako, ha? Thanks. Nung simula, curious lang talaga ako sa kanya, Sir Jupiter. Lalo't wala akong ibang alam tungkol sa kanya maliban sa taga Nueva Ecija siya. Subalit sa pagdaan ng mga buwan, unti-unti ring nahulog ang puso ko kay Sophia. Nagtapat ako ng damdamin. Subalit, tinanggihan niya noong una. Leonard, sorry. But ayoko muna talagang pumasok sa mga ganyang commitment. Hindi pa talaga ako ready eh. Pero Sophia, mahal kita. Seryoso ako. Pagbigyan mo lang ako at papatunayan ko sa iyo totoo yung nararamdaman ko para sa iyo. Intindihin mo naman ako, Leonard. Ayoko namang pilitin ang sarili ko. Hindi rin naman pwedeng lokohin lang kita kahit hindi pa talaga ako handa. Kung sa bagay. Pero, basta, maghihintay ako, Sophia. Maghihintay ako kung kailan ready ka na. Masakit marinig sa taong minamahal mo ang mga ganoong salita, Sir Jupiter. Dumoble pa ang emosyon ko noon dahil sa hindi pangkaraniwang lamig na pumapalibot sa amin ni Sophia. Hindi ko sigurado kung ano yun, lalo't mainit naman dapat ang panahon. Ngunit hindi ako sumuko. Bagamat hindi ko naman siya pinipilit, masugid ko siyang niligawan. Hanggang sa napasagot ko rin siya pagkalipas ng mahigit isang taon. Noong unang buwan ng relasyon namin, masaya naman kami, Sir Jupiter. May mga tampuhan pero nadadaan naman sa maayos na usapan. Hindi nga lang nawala ang napapansin kong kakaibang mga kilos o mannerisms ng mahal kong si Sophia. Napapatulala pa rin. Irritable at paminsan-minsang bumubulong-bulong sa hangin. May mga araw pa nga na hindi niya ako pinapansin o kinikibo. Pinilit kong unawain lalo't dati naman siyang ganoon. Subalit hindi talaga ako mapalagay. Lalong sumisidhi ang pagnanais kong malaman kung ano ba talaga ang gumugulo sa isip ng mahal ko. Kasabay rin ito ang pagtakbo ng mga nakakapraning na ideya sa utak ko. Paano kung napilitan lang siyang sagutin ako kasi makulit ako? Paano kung hindi nga talaga niya ako mahal? Paano kung may iba pala siya at hindi niya masabi sa akin? Hanggang sa hindi ko na napigil na kausapin siya tungkol sa mga kakaiba niyang mannerisms.
Sinempo ko nang minsang gumala kami sa paborito naming park. Mahal? Yes, mahal. May problema ba? Wala naman, pero may itatanong na sana ako sa'yo. Huwag mo sanang masamain, ha? Concern lang kasi talaga ako. Hmm? Ano yun? Mukhang iba kutob ko dyan, ha? Ano, bakit ba madalas kang napapatulala? Tapos, pumubulong-bulong ka ng mag-isa. Yun nga, mahal, nababahala lang talaga ako. Andyan na kasi yung mannerisms mong yan kahit dati pa lang, nung bago pa lang tayo nakakilala. Pansin kong lumungkot ang mukha ni Sofia bago yumuko, Sir Jupiter. Itsurang gustong sagutin ang tanong ko, pero hindi niya alam kung paano sasabihin. Gusto ko sanang kulitin at nang malaman ko na kung ano ba ang bumabagabag sa kanya. Subalit ayoko naman siyang pilitin kung di pa siya handa. Kaya naman niyakap ko na lang siya noon at nilambing. Mahal, pasensya na sa tanong ko, ha. If hindi ka pa ready na i-share sa akin, okay lang. Curious lang talaga ako tapos concerned sa'yo. Siyempre, love na love kita, eh. Alam mo yun. Leonard, sorry. Oh, sorry saan? Ako nga yung dapat mag-sorry kasi mukhang may na-trigger ako kung anong emotions deep within you. Hindi ko pa kayang sabihin ngayon. Basta, sorry talaga, Leonard. Bakit ka ba kasi nagsasorry, mahal? Uuwi na ako. Sorry, Leonard. Next time ko na sasabihin. Sorry talaga. Nabigla ako sa mga sinabit inasal ng mahal ko, Sir Jupiter. Hindi ko naman kasi inakalang may matitrigger akong matinding damdamin sa isang simpleng tanong. Umalis po siya agad noon. Gusto ko sana siyang sundan. Pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bigla na naman po kasing lumamig ang hangin. Tapos may naramdaman akong mahinang tumulak sa akin palayo kay Sofia. Hindi ko sigurado kung ano yun noon. Basta napakalamig na parang yelo ang dumapo sa may balikat ko. Tumagos hanggang sa loob ng medyo makapal kong blazer. Kinabukasan pansin kong wala sa mood ang mahal ko. Bagamat nilalambing ko naman, binigyan ko muna ng konting space para kumalma siya kahit papaano. Napakalungkot po kasi talaga ng mukha niya. Lumipas pa ang mga araw, palala ng palala ang nararamdaman kong lungkot mula kay Sofia, Sir Jupiter. Kapag tinatanong ko, hindi naman sumasagot ng maayos. Dala ng sobrang pagkabahala na isip kong i-monitor ang location ni Sofia gamit ang GPS. Doon ko na lamang palagi pala siyang hating gabi na kung umuwi sa kanyang apartment. Galing sa office, pumupunta pa siya kung saan-saan. Minsan sa park, minsan sa mga bar. Labis ko itong ipinagtaka hanggang sa sinapian na ako ng sama ng loob. At isang gabi, namalayan ko na lang ang sariling sumusugod sa kanyang apartment unit. Sofia! Sofia, mahal! Ako to! Nandiyan ka ba? Sofia! Buksan mo tong pinto, mahal! Leonard! Ano ba't nagsusumigaw ka dyan?
Gabing-gabi na, oh. Hindi ka man lang nag-text o tumawag para magpasabing pupunta ka. Matutulog na dapat ako, eh. Sophia, please, mag-usap tayo. Bakit ba palagi kang natatagal ang umuwi? Saan ka ba pupunta pagkaalis mo ng office? Ha? Ano bang sinasabi mo? Diretso uwi naman ako pagkalabas ng office, eh. Huwag ka nang magmaang-maangan. Kitang-kita sa GPS ang locations mo. Oh, pagkalabas ng office, kung saan-saan ka pa pupunta. Ilang ulit ko pa nga nakikita kung pupunta ka ng bar, eh. Tapos magsisinungaling ka pa. Ako, Sophia, ginagawa ko yung lahat para sa'yo. Tapos, ito lang yung igaganti mo sa'kin? Saan ba ako nagkulang, mahal? Sabihin mo! Sabihin mo! Leonard, sinisigawan mo na ako ngayon? Wala na ba akong karapatang maglakad-lakad man lang na mag-isa kapag may gumugulo sa isip ko? Yan ang problema sa'yo, eh. Masyado ka nang nakakasakal. Eh, pwede mo naman ako sabihan, eh. Bakit kailangan palihim? O kung gusto mo nga, sasamaan pa kita kung gusto mong gumala. Leonard, girlfriend mo ko! Hindi alipin, o aso! Sophia, mahal ko. Buksan mo na tong pinto, Sophia! Wala akong nagawa noon kundi umuwi na muna, Sir Jupiter. Sinitarin kasi ako ng landlord ng apartment kasi nag-iingay ako. Umuwi akong hindi mapalagay ang isip at puso. Hindi rin makatulog ng maayos. Sinubukan ko siyang i-text, i-chat o tawagan, pero walang tugon. Kinabukasan sa office, hindi rin siya pumasok. Lumipas ang isa pang araw hanggang sa naging isang linggo. Wala pa rin siyang paramdam. Hinahanap na nga rin siya sa akin ng manager namin ngunit wala naman akong maisagot. Hindi rin naman ako pinagbubuksan kapag pinupuntahan ko. Hanggang sa nag-send siya ng isang voice message na labis kong ikinawindang. Leonard, sorry, hindi ko na kaya. Ayoko na, Leonard. Hindi ko na kayang magsinungaling sa'yo. Leonard, I know, masakit para sa'yo to. Pero I've been cheering from the start. Kami pa rin ni Patrick. Sorry. Patrick? Sinong Patrick? Wala naman siyang nababanggit sa aking Patrick. Kung sa bagay, wala nga naman siya halos na ikikwento tungkol sa nakaraan o maski sa sarili niya. Ang alam ko lang, taga Nueva Ecija talaga siya at naroroon ang pamilya niyang hindi pa niya pinapakilala sa akin. Tinadtad ko siya ng text, chat at missed calls pero wala ni isang tugon. Agad akong bumiyahe papunta sa kanila habang nagmumukhang sirang umiiyak sa jeep. Kinalampag ang pinto ng kanyang unit habang pilit naman akong pinapatigil ng landlord hanggang sinuksan niya ang pinto at natigilan ako nang bumungad sa akin ang mahal kong umiiyak. Sinong Patrick? Sabihin mo, Sophia, sino? Si Patrick ang ex ko! I'm sorry, Leonard. Pero mahal ko pa rin si Patrick. Patawarin mo ko. But I've been cheating from the start. Sorry! Parehas kaming nagulat nang masampal ko siya, Sir Jupiter. Napakalutong. Agad niyang namula ang kanyang pisngi. Saglit naman akong naistatwa dahil sa pagkabigla. Naramdaman ko rin ulit ang panlalamig ng paligid. Ilang saglit lang. Biglang may malamig na hangin tumulak sa akin paatras. Sa lakas,
Tumilapon ako papaupo sa simento. Kita kong natigilan din si Sofia sa may loob ng pinto, Sir Jupiter. Kitang-kita ko rin ang walang humpay na luha sa kanyang mga pisngi. Tatayo na sana ako, subalit biglang nagsara ng malakas ang pinto kahit wala pa sa amin ang gumagalaw. Balak ko pa sanang kalampagin ulit ang pinto, ngunit bigla itong kumalabog ng isang beses mula sa loob. Tapos narinig kong napakalakas ang pagsasalita ni Sofia mula sa loob. Patrick, tama na. Hindi na siya makakapasok. Hayaan mo na siya. Tama na sabi. Sofia! Sinong nasa loob? Buksan mo itong pinto, Sofia! Nariyan ba yung Patrick na yan? Mahal, pakiusap, buksan mo to! Nag-init ang bumbunan ko. Paanong nasa loob yung Patrick gayong wala naman siyang kasama nang binuksan niya ang pinto kanina? Gusto ko ulit kumatok, pero pinigilan na ako ng landlord. Nagbanta itong tatawag na ng pulis kung hindi pa ako aalis. Napilitan akong umalis noon, Sir Jupiter, pero nag-isip ako kung ano ang pwede kong gawin. Doon ko naisip na kausapin ang manager namin para hingin ang contact information ng mga kamag-anak ni Sofia. Para mapapayag si manager, sinabi kong lumalala ang pagsasalita na mag-isa ng mahal ko. Labag sa loob ko ang hakbang na ito dahil ayokong maging intrusive. But I feel I have no choice at that time. I need to know who that Patrick is. Kung ex nga niya talaga yun, baka alam ng pamilya niya kung sino yun. Sa kabutihang palad, naibigay sa akin ng manager namin ang contact number ng Kuya Peter ni Sofia. Hi po. Is this Peter? Yes, I'm Peter. Sino po sila? Yon. Ako po si Leonard, sir, boyfriend ni Sofia. Tumawag po kasi ako kasi may ilang bagay lang po akong itatanong. Word lang po talaga kasi ako kay Sofia. Oh, hi Leonard. Nabanggit ka nga ni Sofia sa akin. May ilang buwan na rin nakakaraan. Kayo na pala? Di na kasi kami nakapag-usap simula nun eh. Parehong na busy. Tsaka, ano ba tol, kuya na lang itawag mo sa akin. Masyadong formal lang, sir. Pero ano nga palang itatanong mo, Brad? Sana po huwag niyong sabihin kay Sofia na tumawag po ako, kuya, ha? I just noticed a few strange things kasi sa kanya. Gusto ko lang pong malaman if napapansin din ba ninyo ito. Strange things? Gaya ng? Madalas po kasi siyang napapatulala tapos irritable. Tsaka madalas pong nagsasalita na mag-isa. Nag-aalala lang po ako at baka kung ano na yun eh. Oo, may mga ganyang kilos nga siya simula nung... Leonard, huwag ka sanang magagalit ha. Isipin mo na lang ganito. Baka ikaw ang makatulong sa kapatid ko para makamove on. Po? What do you mean? Meron kasing childhood sweetheart si Sofia. Simula pagkabata, close na talaga sila. Tapos naging sila nung college. Unfortunately, Patrick died last year in a car crash. Patrick? Patrick is dead? Nanlamig ako sa narinig ko, Sir Jupiter. At bigla kong naalala ang malamig na hanging tumulak sa akin sa may pinto ni Sofia. Kumabog ng husto ang dibdib ko sa takot at kaba. Pinagpawisan, pero ramdam ko ang lamig na dinulot ng kung anong hindi ko makita. Matapos kong kausapin si Kuya Peter, dali-dali akong tumungo sa apartment ng mahal ko. Kahit pinagbawalan na ako ng landlord na pumunta roon. Naglalakad pa lang ako ay nakita ko na si Sofia na papaalis, kaya lihim ko muna siyang sinundan. Nang dumaan sa isang tahimik na kalye, doon ko na siya kinausap.
Sophia! Sophia, mahal! Let's talk. Makinig ka muna sa akin. Leonard, ano ba? Tama na! Sabi ko naman sa'yo, di ba? I've been cheating on you from the start. Ayoko nang lokohin ang sarili ko. Ayoko nang lokohin ka. Sophia, wake up. Patrick is already dead. Let him go. Hindi mo deserve magdusa ng ganito. Ano bang sinasabi mo? You do not know anything. Patrick is not dead. Can't you see him? Mukha bang patay yan? Ha? Saglit akong naestatwa at nanlamig nang may itinuro si Sophia sa kanyang tabi. Wala kahit sinong naroon, Sir Jupiter. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang may naaninag akong anino sa may pader katabi ng anino ni Sophia. Natatanglawan ang liwanag galing sa ilaw ng poste. Kumabog lalo ang dibdib ko at nagsimula akong manginig. Hinila ko ang braso ni Sophia at pilit ko siyang kinakaladkad palayo. Gusto ko siyang mailayo sa kung anumang nilalang na hindi ko nakikita. Gusto ko siyang tulungang makatakas sa presensyang kumukulong sa kanya. Subalit, pumapalag ang mahal ko. Ayaw niyang makinig sa akin. Sophia, tara na. Umalis na tayo dito. Patrick is dead. That is not Patrick. Lumayo ka sa malignong yan. Siya yung sumasakal sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit di ka makausad-usad sa buhay mo, mahal. How dare you talk like that? Hindi maligno si Patrick at lalong hindi siya nakakasakal. Ikaw ang nakakasakal, Leonard. Ikaw! Ilang sandali pa nakita ko na lang na gumalaw ang anino, Sir Jupiter. Kung titignan, parang may taong lumalapit sa akin ngunit wala naman talagang kung sino roon. Hanggang sa naramdaman ko ang isang napakalamig na presensya at ang isang malakas na puwersang tumama sa mukha ko. Ramdam kong solidong tumama sa akin ang isang napakalamig na suntok kaya ako napabulagta. Agad naman itong sinundan ng malalakas na pagtama sa ulo, tiyan, braso, hita at iba pang bahagi ng katawan ko. Hindi ako makabangon. Hindi rin makapalag sa hindi nakikitang bumubugbog sa akin. Si Sophia naman umiiyak na nagsusumigaw, animoy inaawat ang kung sino. Sir Jupiter, balot na ako ng sugat at mga pasa nang tumigil ang pambubugbog sa akin. Pinilit kong tumayo habang si Sophia ay akto sanang aalis. Nang makita kong lumayo ng bahagya ang anino, sumugod ako sa mahal ko. Labag na labag sa loob ko yon, Sir Jupiter, subalit malakas ko siyang sinikmuraan para mawalan ng malay. Muling umatake sa akin ang multo ni Patrick o kung anumang elemento. Subalit sa sandaling yun, nakikita ko na ng bahagyang nanlilisik nitong mga mata. Galit na galit ito sa akin at ramdam na ramdam ko ang intensyon nitong patayin ako. Tumigil ka na! Kung sino ano ka man, tumigil ka na! Dahil sa'yo palagi malukos si Sophia. Dahil sa'yo hindi niya matakasan yung mga alaala ng nakaraan. Kung si Patrick naman, pare, tumigil ka na! Hayaan mo si Sophia na magpatuloy sa buhay niya. Wala akong pakialam kung kasama man ako o hindi sa future niya. Basta hayaan mo na siyang maging masaya. Please, Patrick, please! Nagmukha akong baliw na nagsasalitang mag-isa noon, Sir Jupiter. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga, dahil sa pakiusap ko, tumigil sa pambubugbog ang kaluluwa. Ang kaninang nandilisik na mga mata, nakita kong nabahira ng lungkot at hinagbis. Kita kong umupo ang pigura sa may pader. Batid kong humahagulhul ito. Ilang sandali pa, naulinigan ko ang malakas at nakapangingilabot nitong sigaw sa kawalan bago unti-unting
naglaho. Kahit bugbog sarado, pinilit kong makabangon at alalayan ang walang malay pa rin si Sofia. Nang hindi ko na talaga maramdaman si Patrick, unti-unti akong naglakad at dinala ang mahal ko sa pinakamalapit na simbahan. Doon, ikinuwento ko sa isang pari ang mga nangyari. At agad naman niyang dinasalan ang walang malay ko pa rin kasintahan. Tinawagan ko na rin si Emmy para puntahan ang kanyang kapatid. Mahigit 2 taon na ang lumipas mula noon. Hindi ko pa nakikita ulit si Sofia ng personal. Lalo't umalis na rin siya sa trabaho namin. Opo, napakasakit para sa akin ang pasyang ito, pero gusto ko muna siyang bigyan ng sapat na panahon. Gusto kong tuluyan niyang malagpasan ang kung anumang sakit na pinagdadaanan niya. Ako man ng kanyang kasama, o hindi. Subalit kung meron kayong maipapayo sa akin, i-comment nyo lang yan at babasahin ko po. Gusto kong malaman kung may mga hakbang ba akong pwedeng gawin para sa amin ang mahal ko. Bagamat handa akong magparaya, aaminin kong umaasa pa rin naman akong magkakabalikan kami ulit sa tamang panahon. Nag-aalinlangan nga lang akong kontakin siya ulit kasi baka galit pa rin siya sa akin. Ayoko rin maistorbo ang kanyang pagpapagaling. Aabangan ko po ang inyong mga payo, mga kaibigan. Hanggang dito na lang po sa ngayon. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Jupiter. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog niyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Magandang gabi, Sir Marvel. At sa lahat ng mga tagapakinig ng subscribers ng YouTube channel ninyong Kwentong Takip Silim. Please call me by the name Jexter. Isang resident nurse sa isang private hospital dito sa bandang Fairview, Quezon City. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay ikinuwento lang din sa akin ng kasamahan ko sa work na isa ring nurse, si Amy. Si Amy po ay nagkaroon ng mental health problem noong panahon na nasa college siya at nag-aaral pa lang ng nursing. Nagkaroon raw siya ng hallucinations noon, kaya napilitan siyang magpatingin sa isang psychiatrist. Doon nalaman ni Amy ang tungkol sa kwento ng isa ring aspiring nursing student na nagpatingin din sa same psychiatrist na nilapitan niya. Itago na lang natin ang nakilalang babae ni Amy
sa pangalang Donna. Donna, totoo ba ang sinabi ng nanay mo? Bumagsak ka raw sa nursing board exam? Oo, Tay. Kaninang hapon lang lumabas ang resulta. Hindi ako pumasa eh. Magte-30 anyos ka na. Kailangan pa ba magiging nurse para makapag-abroad ka na? Sasayang ka lang ng oras at pera eh. Tay, alam ko naman ang hirap ninyo. Kaya nga halos 10 taon ako nag-aral ng nursing dahil wala tayong pera. Hayaan nyo, kapag nakapasa ako, mag-a-apply ako agad sa abroad. Gawin mo. Hindi yan puro kadada. Kulang ka sa gawa eh. Simpleng board exam, hindi ka makapasa. Nasaan ba utak mo? Nasa paa. Na-high blood na naman ako sa yung babae ka eh. Rarakit tayo, Tay. Para may pera tayo. Para may pong board exam ako sa susunod. Huwag kayong mag-alala, Tay. Makakapasa na ako sa next board exam. Magiging nurse din ako. Promise. Pero hindi na naman pumasa sa nursing board exam si Donna nung nag-retake siya nito. Doon na siya nagsimulang kamuhian ng mga magulang niya. Tay, ginawa ko naman lahat eh. Pero sadyang boba ka, tatanga-tanga. Nag-aaral pero walang naiintindihan. Ano ba naman ang kukote mo? Uhog o sabaw? Alam mo nakakahiya ka eh. Pangalawang board exam mo na yan, Donna. Tay, babawi ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nagiging nurse. Ay, bahala ka na sa buhay mo. Tay, saan kayo pupunta? Bakit may mga maleta dito? Aba, susundan ko ang nanay mo sa Mindoro. Ho, paano ko, Tay? Sino kasama ko dito sa bahay? Ay, ewan ko. Bahala ka na. Gurang ka na. Ikaw na dumiskarte sa renta at pagkain mo. Alas na ako. Tay! Tay, sandali lang! Mitiwan mo ko. Hina-high blood na naman ako sa'yo eh. Tay! Iniwanan si Donna ng mga magulang niya sa maliit na bahay na inuupahan lang nila sa isang malas quarters area sa Quezon City. Pero hindi yun naging dahilan para tumigil si Donna sa pag-abot sa pangarap niya. Ginamit niya ang alam niya sa pagne-nursing para mabuhay. Isang araw, gumising si Donna. Kumain at naligo. Sinuot ang puting nursing uniform niya at nag-ayos na para bang isang professional resident nurse sa isang malaking ospital sa ibang bansa. Kinuha niya ang sphygmomanometer niya. Sinabit sa leeg ang stethoscope at nagsimula siyang magbahay-bahay. Kumatok siya sa mga bahay ng mga matatandang may sakit na hypertension at inalok ang mga ito na kuna ng blood pressure sa halagang 20 pesos lang. Kung saan-saang looban siya nakarating at marami ang nag-akalang isa siyang registered nurse dahil sa ayos niya. Sa 20 pesos kada BP na ginawa niya sa mga looban, kumita siya ng mahigit 1,000 piso kada araw. Ganoon karami ang nagtiwala sa kanya kahit na medyo sablay minsan ang reading niya sa pagkuha ng BP. Hanggang sa isang araw, Mang Manoy, nandito na ho ako. Papakuha po ba kayo ng BP? Mang Manoy? Kumatok si Donna sa bahay ng regular niyang pasyente na si Mang Manoy. Pero iba ang lumabas mula sa loob. Boy, nandyan ba si Mang Manoy? Sabihin mo nandito si Donna. Kukunan ko na siya ng BP. Ngumiti ang 7 taong gulang na batang lalaki
bago nito hiniklat ang nakasabit na stethoscope sa leeg ni Donna at tumakbo ng sobrang bilis papasok sa makipot na bitukang manok na parte ng looban. Hinabol ni Donna ang maliit na bata. Boy! Boy! Ibalik mo yung stethoscope ko! Akin yan! Pumasok sa isang madilim na gibang barong-barong ang bata. Pumasok din si Donna para kunin ang stethoscope niya. Boy! Akin na sabi ang... Natigilan si Donna nang makita ang isang maladambuhalang balyenang babae na nakahiga sa isang bulok na katre. Marungis, nanggigitata, at mabaho raw ang matabang babae. Amoy tae raw ito. At ang buhok nitong puro uban na, dikit-dikit na raw sa naglalangib na anit ng matanda. Parang isang taon daw na hindi pinaliguan ang babae. Nagulat si Donna nang makita ang hawak ng ubis na lola. Paano? Hawak-hawak ng ubis na matandang babae ang stethoscope niya. Paano napunta sa inyo yung stethoscope ko? Nasaan na yung... Sino? Yung batang lalaki. Nurse ka? Ho? Oho. Talaga nurse ka? Hindi pa, pero... Oho, nurse ako. Nurse. May sakit ba kayo? Wala, wala. Namamagalang lalamunan ko at masakit bat ko pero... Gusto niyong i-BP ko kayo? BP? Oho, 20 lang. 20? Agad daw na nilapitan ni Donna ang ubis na matanda at kinuhanan ng BP ito. Hindi halos magkasya ang pressure cuff sa malaking braso ng nanggigitatang matanda. Pero nagawa pa rin kunan ng BP ni Donna ito. .250/170! Grabe ang taas ng BP niyo, Lola! Sa tingin ko, kailangan na kayong dalhin sa ospital. Wala akong pera para doon. Tsaka walang magbabantay sa mga anak ko. Nasaan ho bang anak nyo? Shhh! Ay, shush! Gising na pala mga bebe ko! Gising na sila! Ang cute naman ang mga bebe ko! Ang cute ni Neno! Lola, sino kausap nyo? Ang mga anak ko! Nasaan sila? Ayan o, hindi mo ba sila nakikita? Ang dami-dami nilang nakatitig sa'yo! Napasigaw sa takot si Donna sa sinabi ng matanda. Wala naman daw kasing ibang tao sa loob ng mabahot madilim na barong-barong, kundi silang dalawa lang. May nakakatawa ho ba? Ako nga pala si Miling. Ikaw, anong pangalan mo, nurse? Donna. Donna. Ha? Donna daw pangalan niya. Ano? Bakit naman? Ayaw mo? Mukha naman siyang mabait. Diba? Aling Miling, aalis na ho ako. Akin na ho yung bayad ninyo. Aalis ka na agad? Tinatakot niyo ako eh. Sino bang kausap niyo dyan sa sahig kanina pa? Mga anak ko nga. Baliw na matanda. Hindi ako baliw. Akin na ho yung bayad sa BP. Magbabahay-bahay pa ho ako eh.
Wala akong pera doon na eh. Ho, sana sinabi niyo kanina pa. Hindi yung nag-aksaya lang ako dito ng oras. Aalis na ako. Pero may sorpresa ako sa'yo. Natigilan si Donna pagdating sa pintuan ng barong-barong. Lumingon siya at nginitian siya ni Aling Miling. Sorpresa? Oo, sorpresa raw, sabi ng mga anak ko. Umalis si Donna nang hindi bayad sa serbisyo niya. Pinagpatuloy niya ang pagbabahay-bahay at kumita siya ng malaki noong araw na yon. Pagkatapos maglibot-libot, ay nagpa siya nang umuwi si Donna sa bahay nila. Laking gulat niya raw nang buksan ang pinto. Surprise! Huh? Paano ka nakapasok dito sa bahay namin? Tumakbo mula sa loob ng bahay nila Donna ang batang lalaki na nang-agaw ng stethoscope niya kaninang hapon. Tumawa-tawa pa raw ito habang mabilis na umiskerda papalayo. Hoy, bata! Akit bahay ka ba? Kanina ka pang hapon ah! Pagnanako ka bang bata ka ha? Bumalik ka dito! Pero nawala bigla ang init ng ulo ni Donna nang makita niya ang nakahain sa hapagkainan. Umuusok sa init ang lahat ng pagkain na nasa mesa. Ano to? Paano? Sino ang... Tay? Tay, nandyan ka ba? Ikaw bang nagluto nitong mga... Pero wala ang tatay niya sa loob ng bahay. Mag-isa lang siyang nasa bahay at nakatayo sa harapan ng masarap na lechong manok, apritada, bulalo, lechong kawali at isang kaldero ng bagong saing na kanin. May soft drinks pa raw at mga prutas. Sinong nagdala ng mga mamahaling pagkain na to dito? Dala ng sobrang gutom, nilantakan ni Donna ang lahat ng putahe. Halos maubos niya raw ang lahat ng ito. Doon niya naalaala ang sinabi ni Aling Miling sa kanya. Ito kaya yung sorpresa na sinasabi ni Aling Miling? Kailangan kong magpasalamat sa kanya. Nang sumunod na araw, maagang pinuntahan ni Donna si Aling Miling. Sa daanan papasok sa bitukan ng manok ng looban, ay may napansin si Donna na pinaglalamayan. Kuya, sinong patay? Si Mang Manoy. Ha? Si Mang Manoy na sa bungero? Ano raw itinamatay? Eh, pumutok daw ang ugat sa ulo. Kahapon pa inatake. Patay na nang daling sa ospital. Baka kaya walang sumasagot sa akin nung kumakatok ako sa pinto nila kahapon. Eh, kawawa nga yung si Mang Manoy eh. Sabi ng mga taga-looban, kinulam daw. Eh, sabi naman nung matatanda, eh na-duwende daw. Duwende? Bago yun ah. Nakakamatay ba mga duwende? Aba oo. Sabi ng tiyahin kong albularya, mas matakot daw ako sa duwende kaysa sa mangkukulam. Eh malakas siyang si Mang Manoy dati. Nangangalakal pa nga ng bakal yan dati. Eh bumagsak ang katawan at nagka-high blood simula nung hiwalayan niya at iwanan ng asawa niya. Sino bang asawa niya? Eh di si Aling Miling. Si Aling Miling? Oo. Yung balyenang nakatira sa bitukan ng manok.
Yun ang dating asawa ni Mang Manoy bago nagkasakit. Naintriga si Donna sa nalamang chismis mula sa kapitbahay ni Mang Manoy. Sinadya niya pa rin si Aling Miling para pasalamatan ito. Aling Miling, salamat po sa mga pagkain na pinadala niyo dun sa bata. Sinong bata? Hindi ho ba sa inyo galing yung mga pagkain na nakahain sa mesa namin kagabi? Pagbukas ko ng pintuan namin, lumabas yung batang lalaki na pumasok dito kahapon. Batang lalaki? Oho, yun din yung batang lumabas mula sa bahay ni Mang Manoy kahapon. Aling Miling, alam niyo ho ba ang nangyari kay Mang Manoy? Pinaglalamayan na sa ngayon. So, alam niyo na po pala? Totoo ho ba na dati niyo siyang asawa? Oo, dati kaming mag-asawa. Iniwanan niya ako simula nung mamagana ako ng ganito. Pwede ho bang malaman kung bakit kayo tumaba ng ganyan? Hindi taba ito, Donna. Maga ang tawag dito. Na maga ang buo kong katawan dahil pinarusahan ako ng mga anak ko. Grabe namang parusa yan. Anak niyo ho ba yung batang lalaki na pumasok dito kahapon? Nakikita mong mga anak ko. Kung anak niyo yun ang agaw ng stethoscope ko kahapon, oho, nakita ko siya. Kaya nga ako napadpad dito sa inyo. Pasensya na, Donna. Malilikot at mapaglaro talagang mga anak ko. Si Manoy, pinaglaruan rin kaya nagkaganon yun. Ha? Paano ang pinaglaruan? Donna, pwede ba akong makiusap sa iyo? Ano ho yun? Pwede mo ba akong alagaan pagkatapos mong magbahay-bahay? Para may kasama naman ako bago ako matulog sa gabi. Iba na kasi ang pakiramdam ko ngayong araw na ito eh. Ah, yun lang ho ba? Okay, sige po, walang problema. Sa hindi malamang dahilan ni Donna, simula nang sorpresahin siya ng masasarap na pagkain ni Aling Miling, ay naging magaan na ang loob niya dito. Gabi-gabi niyang dinalaw, pinaliguan, dinamitan, pinakain at kinuna ng BP si Aling Miling ng libre at walang perang kapalit. Minsan isang hapon, nadatnan ni Donna na nakatayo sa dilim si Aling Miling. Anak, hindi ko pwedeng gawin sa kanya yon. Mabait siya. Maasikaso, inaalagaan niya ako. Ano? Ano sabi mo, anak? Hindi. Hindi siya ganun. Imposible yan. Aray! 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 Nasasaktan ako! Aling Miling? Ow! Aray naman, anak! Wow! Huwag ganyan, masakit yan! Aray! Ano? Hindi ko magagawa kay Donna yun. Hindi ko kaya, anak! Huwag, anak! Huwag si Donna! Kala ko ba, bata ang gusto ninyo? Binigay ko na sa inyo si... Aray! Biglang bumagsak sa sahig si Aling Miling. Agad siyang tinulungan ni Donna na makatayo, pero nahirapan siya. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Si Aling Miling! Shhh! Anong sinisikaw mo dyan, Donna? Hindi ko kayo kayang itayo. Sobrang bigat ninyo. Humihingi lang ako ng tulong sa mga kapitbahay niyo. Walang tutulog sa atin. Bakit naman ho? Dahil takot sila sa akin. Bakit sila matatakot sa inyo? Takot sila sa mga anak ko. Sino ba talaga yung mga anak na sinasabi niyo? Ang mga alaga kong duwende. Biglang natigilan si Donna sa narinig. Napaatras siya at naghanap ng liwanag sa siwang ng mga biyak-biyak na yero ng barong-barong.
Duwende? Oo, mga duwende. Maraming maraming duwende. Iba-iba ang kulay. Pula, itim, berde, dilaw, puti. Bata pa lang ako, kalaro ko na sila ng bahay-bahayan. Naanay ang tawag nila sa akin. Anak naman ang tawag ko sa kanila. Nang makilala ko si Manoy, nagselos sila. Nilayuan nila ako. Pero nang tumanda ako at naghirap kami ng asawa ko, nagbalik sila. Silang lahat. Doon nila ako pinainan ng ginhawa kapalit ng mga nakakatakot na bagay. Tulad po ng... Bibigyan nila ako ng pambayad sa utang naming mag-asawa. Kapalit ng isang bata. Bata? Yun ang gusto nilang kainin. Buhay na bata. Kaya minsan, nagyaya ako ng batang kalye sa labas. Si Carlito. Sino si Carlito? Uli lang bata na palaboy sa daan. Siya ang ibinigay ko sa mga anak kong duwente. Carlito? Hindi ko na nakita si Carlito mula nang ialay ko siya sa mga duwende. Hindi pa nakontento ang mga anak ko. Ngayon gusto nila. Ikaw naman ang ialay ko sa kanila. Ako? Seryoso ba kayo? Kaya galit sila sa akin ngayon. Sinasaktan nila ako. May tumutusok sa dibdib ko para akong inaatake sa puso. Ayaw nilang tumigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Donna, anong gagawin ko? Huwag kayong masyadong mag-isip. Magpahinga na kayo. Kung ano-anong sinasabi nyo. Donna, saan ka pupunta? Bukas na ako babalik. Magpahinga na kayo. Nabagabag si Donna magdamag dahil sa sinabi ni Aling Miling. Nang sumunod na araw, maaga siyang gumising para magbahay-bahay sa looban. Nang sumapit ang tanghalian, ay nagpa siya siyang bumili ng sinigang at lutong kanin sa karinderya para dalhin sa bahay ni Aling Miling. Aling Miling, nagdala ako ng tanghalian natin. Oh, tulog pa kayo? Alas 12 na ho ah. Nilapitan ni Donna si Aling Miling at kinuhanan ito ng BP. Maya-maya pa ay natigilan si Donna nang makita ang mga kamay at talampakan nito na kulay talong na. Kaninang madaling araw pa siyang ganyan. Ikaw na naman. Mula sa labas ng bahay ay pumasok ang batang lalaki. Nakatapak ito at mukhang nanlilimahid sa uling ang mga paa at braso. Taga dito ka ba? Ano-ano mo si Aling Miling? Hindi ba ikaw yung kumukuha ng BP sa bahay-bahay dito? Ako nga, bakit? Anong BP ni Aling Miling? 190 over 150. Ano yung ibig sabihin nun? Mataas pa rin, lalo na para sa tulog. Hindi sa tulog. Anong hindi tulog? Ayan oh. Kita mo na tulog. Patay na siya. Nangilabot si Donna sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng bata. Imposible. May pulso pa siya kanina nang kunan ko siya ng BP. Imposible yun. Dahil kaninang madaling araw pa siya kinuha ng mga anak niya. Ano? Shhh! Huwag kang maingay. Secret lang natin yun. Sino ka ba talagang bata ka? Kapag sinabi ko ang pangalan ko sa'yo, hindi mo ako tatakbuhan? Sino ka nga? Ako si Carlito. San Carlito? Ikaw yung batang kalye na... Shhh! Secret lang natin yun! Hindi!
Nagtatakbo sa sobrang takot si Donna papalabas sa barong-barong ni Aling Miling. Nagkulong siya sa kwarto niya pagdating sa bahay nila. Hindi na siya lumabas pa magmula noon. Lumipas ang maraming buwan. Hinanap-hanap ng mga matatandang nagpapabipi si Donna, pero hindi na siya natagpuan. Hanggang isang dapit hapon, dumating ang tatay ni Donna mula sa Mindoro. Donna, anak! Donna, bakit ganyan ang itsura mo? Naka-uniforme ka pa. Napakadungis mo. Hindi ka ba naliligo? Anak! Shhh! Ay, sus! Kising na pala yung mga bebe ko. Kising na sila. Ay, ang cute naman ng mga bebe ko. Ang cute niya ni, no? Donna, sino yung kausap mo? Ang mga anak ko. Mga anak mo? Nasaan sila? Ayan no, hindi mo ba nakikita? Ang dami-dami nilang nakatitig sa'yo. Donna, nababaliw ka na ba anak? Shhh! Hindi ako baliw. Marami lang talaga silang kulay. Pula, puti, berde, dilaw, itim! Aray naman! Bakit niyo ako sinasaktan? Aray! Gusto niyo kainin si tatay? Si tatay ba ang gusto ng mga bebe ko? Okay, sige. Huh? Tuluyan nang nabaliw si Donna, Sir Marvel. Sang-ayon sa kwento ni Amy na kasamahan ko sa trabaho, nakilala niya pa raw ang tatay ni Donna dahil ito ang nagdala minsan sa psychiatrist na gumagamot sa kanila. Nakailang session din daw si Donna sa psychiatrist. Malungkot man ang tinahak ng buhay ng aspiring nurse na si Donna, ay hindi ito dapat kaawaan, sabi ng doktor. Dahil biktima lang daw ito ng paranormal activity. Kayo po ba? Naniniwala rin ba kayo sa mga duwende? May mga kakaibang karanasan din ba kayo sa mga duwende? Anong kwento ninyo ang tungkol sa kanila? Totoo bang nakamamatay ang mga duwende? Kung ako ang tatanungin, mas naniniwala pa ako sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama at sa Espiritu Santo. Mas doon ako naniniwala at pumapanig dahil walang sakit na hindi nagagamot ng Diyos Ama. Hanggang dito na lamang po. Pa-shoutout na lang po sa lahat ng nurses dyan sa Pilipinas o sa ibang bansa. Mabuhay ang mga tulad nating nurse. Maraming salamat po. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil.
There is the sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number. Living things both large and small. There the ships go to and from, and Leviathan, which you formed to frolic there. All creatures look to you to give them their food at the proper time. Psalm chapter 104, verses 25 to 27. Leviathan, pangalan ng isang halimaw dagat na ilang ulit ding nabanggit mismo sa Biblia. Gayunpaman, nananatiling misteryo kung ano ba talaga ito. May mga nagsasabing isa lang itong metapura o paglalarawan sa mga kumakalaban kay Yahweh. Habang ang iba naman, naniniwalang isa talaga ito sa mga pangunahing demonyo o ito raw mismo ang ahas ng Eden. Subalit may iba namang naniniwalang isa talaga itong tunay at pisikal na nilalang. Isa itong pisikal na nilikha ng Diyos. Isang dambuhalang halimaw na namumuhay sa pinakailalim na bahagi ng karagatan. At isa ako sa mga naniniwalang totoong nabubuhay ang halimaw dagat na ito. Kasi sa palagay ko, ito mismo ang nagambala namin sa dagat si Lebes noong 2019. Sir Jupiter, Dante nga po pala ang pangalan ko. 25 anyos at taga rito sa Hilagang Zamboanga. Bata pa lang ako, madalas na akong kinikwentuhan ng Lolo Andres ko ng mga kwento galing sa Biblia. Kasama na roon ang mga sikat na kwento kagaya ng pakikipagsapalaran nina Abraham, Noah at Moses. Ngunit sinasalaysay din niya ang ilang mga nakatagong lihim ng banal na kasulatan. Kagaya nga ng tungkol sa Zeus, Behemoth at Leviathan. Lolo, ano po ba itong Leviathan? Ang Leviathan baka mo? Halika, maupo ka rito sa tabi ni Lolo at ikukwento ko sa iyo. Lolo, isang balena po bang halimaw na to? Sa dagat daw kasi siya nakatira eh. Tante, mas malaki pa ng ilang ulit sa balena ang Leviathan. Kasi itong napakalaking halimaw dagat na may katangian ng buwaya at ista. Napakatatalim ng mga ngipin at napakakapal ng mga kaliskis. Kahit anong sandata, kahit gaano kalakas, hindi ito masasaktan. Bukod tanging ang Panginoon lamang ang may kakayahang pumaslang sa Leviathan at gagawin lang niya ito pagdating sa katapusan ng panahon. Kung ganun po, buhay pa ang halimaw sa dagat? Kasi sabi niyo po, tsaka patupapatayin ng Diyos, eh bakit hindi ito nakikita kung ganun siya kalaki? Apo, tandaan mong nasa 80% ng buong karagatan ang hindi pa nagagalugad ng tao. O, diba? Nasa 20% pa lang ang nalalaman natin tungkol sa ilalim ng dagat. Napakaliit pa lang noon. Kaya, napakalaki pa ng lugar na pwedeng mapagtaguan ng halimaw dagat. Pero po, wala pa po ba talagang nakakakita sa halimaw, Lolo? Meron. Meron ng iilang mga tao na nakakita na sa Leviathan. Lalo kapag nagigising ito at nakakarating sa bandang ibabaw ng karagatan.
pero napakakunti lang nila. Kasi masyado itong mailap. Para bang sadya talaga itong tinatago ng Panginoon. Eh may kilala po ba kayong nakakita na sa Leviathan? Ang apo ko talaga. Oh, masyado kang maraming tanong. Pero oo, may nakilala kong nakakita na sa halimaw na ito. Siya ang isa sa mga mandaragat na naatasang magmasid sa Leviathan. Po? Nakakatuwa ka talagang tingnan kapag nanlalaki ang mga mata mo ng ganya. Ay, ang apo ko talaga. Oo, may nagmamasid sa halimaw dagat. Isang kakaibang matandang mandaragat na may dalang trompeta. Gawa sa sungay ng napakalaking hayop ang trompetang iyon. At hinihipan ito ng mandaragat para kausapin ang Leviathan. Aaminin ko mahirap paniwalaan ang iba sa mga kwento ni Lolo Andres. Mantakin mo ba naman kasing may mga higanteng halimaw at misteryosong mandaragat? Diba? Bagamat inaliw ako ng mga iyon noong bata pa lang ako, nawawala naman sila ng saysay sa isip ko sa paglipas ng panahon. Simpleng mga alamat o mitolohiya na lang ang tingin ko sa mga iyon, lalo na nang mamatay si Lolo. Ang hindi ko nga lang alam, ang tadhana na pala mismo ang magpapatunay sa aking totoo, ang dakilang halimaw dagat. 2019, 9 na taon nang patay si Lolo Andres noon, Sir Jupiter. 21 anyos ako, meron ng kinakasama at ilang taon na rin akong nangingisda. Sa nasabing taon, nangyari ang iilan sa mga kakaibang bagay sa mga karagatan ng Pilipinas. Marso sa nasabing taon nang biglang nagsilutangan ang iilang mga mola-mola o sunfish sa Oriental Mindoro at Iloilo. Isa itong uri ng isda na sa malalalim na bahagi ng dagat namamalagi. Kaya pala isipan kung bakit sila napupunta sa dalampasigan. Katakataka ring labis na kumonti ang huli namin noong mga panahong iyon. Balik na tayo. Ilang oras tayong mas matagal ngayon kaysa pangkaraniwan. Pero ito lang yung huli natin. Masyado tayong inaalat ngayon, kuya. Yun nga eh. Ang dami pa naman kailangan bayaran sa eskwela ng mga anak ko. Marso kasi at maraming kailangan ng bulin. Eh mukhang madaragdagan na naman ang mautangan ko nito. Ay, mao nga pala. Kailan nga yung kabuhayan ng misis mo? Sa July pa po, kuya. Oh, ikaw musta naman? Maayos naman po. Buti na nga lang may libreng check-up at vitamin sa barangay. Kaya mukhang malusog naman yung mag-ina ko. Medyo mahaba-haba pa ang panahon para makapag-ipon. Naku, kahit mahaba pa ang panahon, kailangan mo pa rin bumigay todo sa kayod, bata. Yun nga po eh. Ang kaso, ngayon naman tayo inaalat sa pangingisda. Sa totoo lang, may naisip ako eh, Dante. Kaso, alanganin eh. Alanganin? Gumamit tayo ng dinamita. Ha? Seryoso po kayo? Alam ko, Sir Jupiter, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng dinamita sa pangingisda. Pero desperado na talaga kami noon. May mga pamilya kaming umaasa sa amin. Ako, may kinakasama na noon at ipinagbubuntis ang panganay namin. Kailangan naming kumita.
takot man na mahuli ng mga bantay-dagat, pinili naming isang tabi ang pag-aalinlangan at sundin ang mungkahi ng amo ko na si Kuya Simeon. Bumuo kami ng isang grupo ng anim na bangka. Balak naming palihim na pumalaot at magbaka sakaling makahuli gamit ang dinamita. Isang alas dos ng madaling araw nang magtipon-tipon kami sa dalampasigan. Inihanda namin ang mga gamit, pati na ang mga pampasabog. Hanggang sa namalayan ko ang isang bangkang nakadaong sa may di kalayuan. Hindi ito abot ng ilaw namin, pero naaaninag kong may taong nakaupo roon. Dante, lapit ka nga sa akin. Nakikita mo ba yung bangkang yon? Alin dyan? Yung nasa bandang madilim. Ah, yan ba? Bakit po? Ano pong meron dyan? Mukhang may tao dyan. Baka nagmamasid sa atin. Tapos mabisto pa yung mga gamit natin at magsumbong. Delikado tayo kung ganun. Kaya nga, ngayon ganito. Lapitan mo yon, tapos subukan mong kausapin. Ayos ba? Sige po, kuya. Kinabahan ako ng bahagya sa mga sinabi ni Kuya Simeon. Tama siya eh. Baka magsumbong ang taong yon kapag nakita ang mga dinamita namin. Kaya ang ginawa ko, lumakad ako papalapit sa nasabing bangka para kausapin ang kung sino. Hindi ako nagdala ng ilaw, kaya medyo madilim sa kinaroroonan ng bangka. Nang makalapit ako, nakita kong isa pala itong matandang puti ang buhok at makapal ang balbas. Nakaupo sa isang bangkang disagwan at may hawak na isang pahabang bagay. Di pa rin malinaw sa akin ang mukha niya. Subalit bigla akong natigilan nang titigan niya ang mga mata ko. Madilim pero nakikita ko ang kanyang mga mata. Napakaamo, ngunit may hatid na kilabot. Pakiramdam ko kasi kitang-kita ng mga matang yon ang buong kalooban ko. Maski ang isip, damdamin at kaluluwa ko. Huwag kayong tutuloy. Kung mahal niyo pa ang mga buhay ninyo, huwag kayong tutuloy. Di ko alam kung ilang segundo o minuto akong naistatwa roon. Pero napamulagat na lang ako ng dumagundong ang boses ng matanda sa isip ko. Nakapanginginig, ngunit ramdam kong hindi pagbabanta ang kanyang sinabi. Bagkos isa itong babalang dinulot ng pagkabahala. Ano pong ibig niyong sabihin? Nasa malapit ang dakilang halimaw ng karagatan. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ng matanda, lalo na nang mapansin kong isang sungay ng malaking hayop ang hawak niya. Bumalandra sa isip ko ang kwento ni Lolo tungkol sa halimaw dagat at sa mandaragat na may trumpeta. Ayokong paniwalaan ang kwentong yun. Pero may kakaiba talaga sa matanda. Nasa isip ko, paano? Kung totoo, ang Leviathan. Tulala akong naglakad pabalikin na Kuya Simeon at nangatal na sinasalaysay sa kanya ang nangyari. Anak ng butete naman, Dante. Naniniwala ka dun? Baliw yata yung matanda eh. Kasi po, naikwento sa akin ni Lolo yung ganun. Yung tungkol sa halimaw dagat. Naisip ko lang na baka... Na baka ano? Na baka totoo yun at mga matay tayo sa laot?
Tante naman, sa tinagal-tagal ko nang nangingisda, walang ganon bata. Ang sigurado ko lang, kung hindi tayo matutuloy, hindi lang tayo mamamatay. Mamamatay pati mga pamilya natin sa gutom, pati ang mag-ina mo. Sagad sa buto na ang takot ko noon, Sir Jupiter. Pero ayoko pa rin namang mamatay ang kinakasama ko at ang magiging anak namin. Kaya napilitan akong tumahimik na lang at sumama kina Kuya Simeon. O ano na, sana yung halimaw dagat mo. Wala naman, di ba? Walang halimaw, Dante. Hindi nga totoo yung mga yan. Pinagluloloko ka lang nung siraulong matanda na yun. Humupa ang pag-aalala ko nang maging maayos ang unang pagpalaot namin, Sir Jupiter. Marami-rami nga kaming nahuli gamit ang dinamita. Tapos hindi pa kami nasa kote ng mga bantay-dagat. Naulit ito ng 3 beses noong buwan ng Abril hanggang sa nagimbalang buong Zamboanga nang pumasok ang buwan ng Mayo. Libo-libong isdang danggit kasi ang dumagsa sa dalampasigan ng Zamboanga City. Nagkagulo ang mga tao para manguha ng biyaya. Subalit ipinagbawal ng lokal na pamahalaan at baka raw namatay sa laso ng mga nasabing isda. Delikado kung kakainin ng mga tao. Dahil din sa nasabing insidente kaya huminto muna ang grupo namin sa pangingisda. Mainit ang karagatan sa mata ng otoridad eh. Mahirap na. Gayunpaman, mahigit 2 linggo lang ang pinalipas namin bago muling mangisda gamit ang dinamita. Sa kasamaang palad, napakakonti lang ng huli namin, Sir Jupiter. Naalat na naman tayo. Saan ba kasi magsususot yung mga isda na yan? Lugi tayo sa krudo at pampasabog nito eh. Ay nako. Kung kailan 2 buwan na lang at kabuanan na ni Mrs. Tsaka naman tayo nagkaganito. Alam mo Dante, eto naisip ko lang ha. Hindi kaya may kinalaman yung dumagsang mga danggit sa dalampasigan? Ibig ko sabihin baka pareho yung dahilan kung bakit sila pumaibabaw at kung bakit wala na tayong huli ngayon. Baka may kung ano sa ilalim ng dagat na nagtataboy o pumapatay sa mga isda, ganun po ba? Tama nga namang isipin naming baka konektado ang konting huli at ang mga dumagsang isda sa dalampasigan. Kaya naman pumalaot kami ulit makalipas lang ang 2 gabi. Subalit, inalat pa rin kami. At naulit yun ng 1 beses pa. Hunyo nang napagpasyahan na naming lumayo ng konti at magtungo sa pusod ng dagat si Lebes. Papuntang Indonesia na. Lingid sa kaalaman namin, isa pala itong pasyang magpapahamak sa amin. Hapon pa lang naghanda na kaming pumalaot noon kasi napakalayo pa ng biyahe. At nakita ko ulit ang kakaibang matanda sa kanyang bangka sa may dalampasigan. Ayoko nang lumapit. Ayoko nang marinig ang mga kwentong tungkol sa dambuhalang halimaw dagat. Pilit kong inaalis sa isip ang posibilidad na baka ang halimaw ang nagtulak sa mga danggit para dumagsa sa dalampasigan. Ayokong magkaroon ng pag-aalinlangan lalo pat malapit na ang kabuwanan ng asawa ko. Hoy bata, iniisip mo na naman yung halimaw, no? Huwag mo nang pansinin yung matandang yan.
Ang isipin mo, maayos naman yung huli natin noong unang nangaral yung hukluba na yan. Manalangin na lang tayo na marami tayong mahuli ngayon. Bahagya akong napanatag sa mga sinabi ni Kuya Simeon. Itinuon ko na lang ang sarili sa paghahanda ng mga gamit namin. Kahit ramdam kong nakatingin sa akin ang matanda. Pilit ko itong isinantabi hanggang sa tuluyan na kaming makalayo sa dalampasigan. Nilingon ko pa siya sa huling pagkakataon at natanaw kong umiiling-iling ito habang nakatitig sa amin. Mahaba ang naging biyahe namin, Sir Jupiter. Pagiging desperado sa kapiranggot na pag-asa ang namamayani sa limang bangkang sumama. Pag-asang sana makahuli ng sapat. Pag-asang lumalamlam ng kakaunti pa rin ang nakukuha naming isda sa paggamit ng dinamita. Kaya hindi ko maiwasang magalala kung bakit wala pa rin gaanong isda sa bahaging iyon ng laot. May umubos kaya sa mga isda? O may iniiwasan kaya sila sa ilalim? Ano ba nangyayari at wala tayong mahuli-huli? Kuya, isip ko lang po, di kaya may nagtataboy sa mga isda para lumayo? Retsuin mo nga ako, Dante. Nagtataboy? Ano? Yung halimaw mo? Yung halimaw dagat na naman ba? Kailan ka ba titigil kakabanggit sa buwis at nakatangiisip na yan? Halo mo lang, pinapainit yung ulo ko eh. Inis na sininghalan ako ni Kuya Simeon nang mabanggit ko ulit ang tungkol sa babala ng matanda. Ramdam kong kulang na lang itulak niya ako sa dagat para malunod. Gayunpaman, hindi humupa ang pag-aalala at kaba ko, lalo pat kapansin-pansing palaki ng palaki ang mga alon sa dagat. Hindi naman masama ang panahon. Sa katunayan, napakaaliwalas nga ng langit kung titignan. Kaya naisip kong lumalaki ang mga alon dahil sa kung anong nasa ilalim ng laot. At nagulat kaming lahat nang may umugong mula sa ilalim ng tubig, Sir Jupiter. Napakalakas, nakakabingi. Yumanig ang bangka namin, ang kalamnan ko at sagad hanggang sa buto ko. Ilang segundo pa, nahintakutan kami ng may napakalaking nilalang na umahon sa tubig. Bandang likod lang nito ang naaninag namin bago mabilis na lumusong pabalik sa ilalim. Ilayo niyo yung mga bangka! Ilayo niyo! Anak ng... anong klaseng nilalang yan? Tinangka naming imaniobra ang mga bangka palayo sa nasabing isda, Sir Jupiter. Subalit inikot-ikutan kami nito. Kaya't napalibutan din kami ng lalo pang lumalaking mga alon. Nagulat na lang kami ng umahon ng bandang buntot nito at nahagip ang dalawa sa mga bangkang kasama namin. Hindi balyena yun. Nakakita na ako ng butanding at balyena noon. Pero sigurado akong hindi buntot ng balyena yun. Napakalaki ng buntot na yun. Dalawa, tatlo o ilang ulit na mas malaki sa sukat ng buntot ng balyena. Higit sa lahat, kita ko sa liwanag ng buwan na may mga nakadikit na mga bato at korales sa buntot ng kung anumang nilalang. Pablo! Nonoy! Bakit hindi kayo umiwas? Mamatay tayong lahat dito, Kuya. Mamatay tayo rito. Bakit ba napakaduwag mo? Kung makapagsalita ka, parang walang asawa naghihintay sa iyo, ah. Kunin mo yung mga dinamita. Bobombayin natin yung halimaw na yan. Bilis! Pero Kuya... Bilisan mo! Kinilabutan akong lalo sa mga sinabi ni Kuya Simeon, Sir Jupiter. Opo,
pwedeng maitaboy ng dinamita ang halimaw dagat, subalit paano kung lalo lang siyang magalit at tuluyang magwala? Hindi ko gusto ang pagkadesperado sa mukha ni Kuya Simeon. Ang gusto ko lang makaalis na at makauwi sa naghihintay kong asawa. Kaya itinuon ko na lang ang sarili sa pagmamaniobra ng bangka habang naghahanda sila ng mga kasama ko. Napalingon ako nang maramdaman kong lumalakas na naman ang mga alon at nakitang papalapit na ang dambuhalang lamang dagat. Dahil sa nakita, mabilis kong kinabig ang bangka at saka narinig ang pagsabog ng mga dinamita. Gaya ng inaasahan ko, lalong nagalit ang dambuhalang halimaw at tuluyang nagwala sa palibot at ilalim ng grupo namin. Narinig ko ulit ang napakalakas na ubong mula sa ilalim ng dagat, saka namalayang tumataob na ang sinasakyan naming bangka. Yumakap ako ng mahimpit sa may gilid ng bangka. Kahit nanginginig na ang braso ko sa lamig at kilabot, umaasang sana makaligtas habang binabalya ako ng malalaking mga alon. Gusto kong umiyak, sumigaw at humingi ng saklolo, pero pinipigil ako ng malalim na tubig. Hilong-hilo na ako at kumikirot na ang daluyan ko ng hangin. Salamat na lang at sinwerteng nakaaon ako nang lumutang ang kinakapitan kong bahagi ng wasak na bangka. Anong nangyari? Kuya Simon! Kuya! Kuya! Saan na kayo? Nagpalinga-linga ako. Wala akong ibang makita kundi malalaking mga alon at dilim ng gabi. Nagpatuloy ako sa pagtatawag sa mga kasama kong hindi ko na alam kung nasaan. Nanghihina na ako. Gusto ko nang bumitaw sa kinakapitang kahoy. Lalo pa akong nawala ng pag-asa nang mamataang nasa paligid pa rin ang halimaw dagat. Iniikot-ikutan ako. Umuungol na tila sinasabi sa aking katapusan ko na. Ilang sandali pa umahon ito at natanaw ko ang palikpik nitong sinlaki ng dos andanas na bahay. Lumalangoy papunta sa akin. Simpleng kahoy lang ang kinakapitan ko at wala na akong lakas. Hindi na ako makakaiwas. Nabigla ako nang may narinig akong malakas na ugong mula sa bandang likuran ko. Nagtaka rin ako kasi biglang lumihis ang halimaw dagat at iniwasang mahagip ako. Magkakasunod pang tumunog ang malakas na ugong hanggang sa natanaw ko na lang na lumalayo na ang dambuhalang nilalang. Mabuti at gising ka na. Hindi ko napansing, hinimatay pala ako noon, Sir Jupiter. Nagising na lang ako umaga na at nasa isang maliit na akong bangka. Kasama ko ang kakaibang matandang may trumpetang gawa sa sungay ng malaking hayop. Ang matandang nasigurado ko nang ang mandaragat sa kwento ni Lolo Andres. Tinulungan ako ng matanda na makabalik sa amin, Sir Jupiter. Ilang linggo rin akong hindi makausap ng maayos noon. At walang ibang bukang bibig kundi ang halimaw dagat, ang Leviathan. Nababahala na nga ang asawa ko at inakalang nababaliw na ako. Walang naniniwala sa akin eh, lalo pat walang nakakakita ng ganoon kalaking nilalang sa dagat. May mga kumausap sa akin na mga bantay dagat at sinasabi nilang baka balyena lang ang sumalakay sa amin. Balyena sa mukha nila, ilang ulit na mas malaki pa sa balyena yun at hindi pa tinatablan ng maraming dinamita. Paanong magiging balyena yun?
hanggang tinanggap ko na lang na siguro sadyang nagising lang namin ang isang nilalang na napakabihirang magpakita. Siguro bumalik na ulit ito sa kanyang tahanan sa pinakailalim na bahagi ng karagatan. Sa lugar na hindi pa nagagalugad ng tao. Sa ngayon, hindi ko alam kung saan bahagi ng mundo naruroon ang halimaw dagat. Sabi rin kasi ng misteryosong mandragat, hindi naglalagay ang halimaw sa iisang lugar. Palipat-lipat ito sa ilalim ng karagatan, sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Eh, kayo ba mga kakwentong takip silim? Naniniwala ba kayong ang Leviathan ang nakasalubong namin? Ang nambuhalang halimaw dagat na nasa saad sa Biblia? Kung hindi, ano sa palagay ninyo ang nilalang na yun? Comment ninyo lang at babasahin ko. Hanggang dito na lang po. Mag-iingat tayo palagi at lagi nating pangalagaan ang lahat ng mga nilikha ng may kapal.